dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Sa oras na tayo ay sobrang masaktan, mahirap ibigay ang isang kapatawaran lalo na kung kasamang nasaktan ang ating pamilya. Pero kung nais nating maging malaya tungkol sa madilim na kahapon ay wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi ang magbigay ng kapatawaran sa taong nanakit sa atin. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aris. At gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito ng buhay ko. Napahinto ako sa pag-iisip. Nang biglang may nangaruling sa harapan ko habang kumakain ako ng mainit na kakanin. Ngayon ko lang napagtanto na Pasko na pala. Napangiti ako, ganun din kami ng mga kapatid ko noon. Nangaruling kapag malapit na ang Pasko. Napatingin ako sa paligid ko at marami na rin mga parol ang nakasabit sa mga poste at sa kung saan saan. Naalala ko pa noon na nagsasabit kami ng parol ni Itay sa tapat ng pinto ng bahay. Pero simula nang nangyari ang mga masalimuot na pangyayari sa buhay ko. Isinumpa ko noon na hinding-hindi na ako babalik sa lugar na yon. Ang lugar kung saan ako isinilang at nagkaisip. Habang bumabiyahe ang bus na sinasakyan ko, hindi ko maiwasan na balikan ang nakaraan. Nababalikan ko ngayon, 6 years ago. Bilisan mo na ate, apur ako sa nakatatanda kong kapatid. Nasa loob kami ng isang napakalaking tindahan sa pamilihang bayan. Hawak ko ang bigas na pinabibili ng nanay namin, Papa Dudut. Kanina pa kasi siyang namimili ng kung anuman doon sa istante. Sandali nga lang, aniya at pasimpleng dinampot at isiniksik sa bra ang dalawang pansit kanton na naka-display doon. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa ni ate dahil hindi ko akalaing magagawa niyang mangupit. Elise, anong ginagawa mo? Ang sabi ni inay, kasalanan ng mangupit. Pwede ba Aris? Huwag mo akong pinapangaralan dito. Pinanlakihan niya ako ng mga mata. Pagkunway nagpalingon-lingon pa upang siguraduhin walang nakakita sa ginawa niya. Nilapitan niya ako sabay bulong sa akin ng pasimpleng, tara na bilis. At kagad niyang kinuha sa akin ang hawak kong plastic at casual na tinungo ang mahabang counter. Itinulos ako sa kinakatayuan ko sa sobrang kaba. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Anumang oras ay maaaring kapkapan ng tindera ang kapatid ko. Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari sa kanya kung sakaling mahuli siya. Uy Aris, ano pang tinutunganga mo dyan? Halika na, sigaw niya sa akin. Pagkatapos ay nauna na itong maglakad at tinungo ang labasan ng tindahan. Nang matauhan akong mabilis na akong tumakbo para humabol sa kanya. Sa labas ko na siya naabutan. Ate teka, hinabol ko siya at umagapay sa paglalakad niya. Ate masama ang ginawa mo. Magagalit si inay kapag nalaman niya ang ginawa mong yan, giit ko. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ako. Bakit? Magsusumbong ka? Para naman sa atin tong lahat ah. Diskarte ang tawag dito no. Wala tayong makain kaya walang masama sa ginawa ko. Pangangatwiran pa niya. Halina nga, may inis akong nahimigan sa boses niya. Marahil dahil sa sinabi ko. Pero masama naman talaga ang mag-umit. Napabuntong hininga na lamang ako at saka mabilis siyang sinundan pa uwi, Papa Dudut. Natapos ang gabihan namin na pinaghati-hatian ng kanin na halos kakarampot.
para malamnan lang namin ang mga sikmura namin, Papa Dudut. Hindi ko na lamang sinabi kay Inay ang nangyari kanina sa tindahan. Ayaw ko nang dagdagan pa ang mga alalahanin at iniisip niya. Matapos naming makapagligpit ng pinagkainan, ang inay naman ang naglatag ng mga karton at banig sa sahig upang ihanda na ang aming hihigaan. Inay, alis muna ako, paalam ni Ate Elise habang nagbibihis. Gabing-gabi na anak, bakit lalabas ka pa? Ang sabi ni inay na halata sa boses ang pag-aalala. Kailangan po inay, simula ngayon masanay na kayong ganitong oras ang pag-alis ko. May nahanap na akong trabaho at mas malaki ang kikitain ko dito kumpara sa pagtitinda ng gulay maghapon sa palengke. Ang sabi nito pagkatapos may suot ang pantalon na 3/4. Binuksan nito ang wallet at inabot ang 200 kay inay. Ito ang unang sahod ko ngayong gabi. Binali ko na para may pambili kayo ng mga kakailanganin. Sige, alis na ako inay. Paalam nito at nagmamadali ng lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang trabaho ngayon ng kapatid ko, Papa Dudut. Ang tanging dalangin ko lamang ay maayos at marangal ang trabahong yon. Nalimpungatan ako mula sa pagtulog nang maramdaman kong wala sa tabi ko si inay. Napabangon ako at maingat na lumabas ng pinto nang may marinig akong mahihinang kaluskos at mga impit na ungol sa likod ng bahay kung saan ay matatagpuan ang lutuan. At gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko si inay na nakikipagtalig sa kung sino. Sigurado akong hindi si Itay yon, Papa Dudut. Napatakip ako ng bibig ko at maingat na umalis sa lugar na yon. Bumalik ako sa kwarto at humiga. Pinilit kong iwaksi ang nasaksihan ko pero hindi pa rin mawala-wala sa utak ko ang pangyayaring yon. Bakit? Bakit ginawa yon ni inay? Hindi na niya ba mahal si Itay? Paulit-ulit na tanong ko, anong dapat kong gawin? Pinagpasyahan kong manahimik na lamang sa nasaksihan kong hindi kaaya-aya na ginawa ni inay ng gabing yon. Ayaw kong mag-away sila ni Itay kapag nalaman niyang pinagtataksilan siya ni inay. Natatakot ako na ma-broken family. Naging malimit na rin ang pag-uwi ni ate sa bahay. Kung umuwi na lamang ito ay isang beses sa isang linggo. Nagbibigay lang ng pera kay inay, may mga kapatid pa kaming maliliit at nag-aaral pa na kailangan ng suporta. Si inay naman ay naging madalas ang paglabas tuwing gabi at wala akong ideya kung saan siya nagpupunta. Inay, saan po kayo pupunta? Gabi na po ah. Madilim na po sa daan, baka... Alam kong madilim na Aris, hindi ako bulag. Huwag mo na rin tanungin kung saan ako pupunta. Aniya habang naglalagay ng lipstick sa mga labi habang nasa harapan ng salamin. Kung hindi ako lalabas ngayon, wala tayong kakainin bukas at ipambabayad sa ilaw. Yang kapatid mong si Elise, naku, kapag nakita ko yan, kakalbuhin ko talaga. Magdadalawang linggo nang hindi nagbibigay ng pera. At ang magaling ninyong ama, ni Honey Ho, wala man lang paramdam. Minsan sa isang buwan na nga magpadala, kulang pa. Paghihimutok niya. Pagkatapos ay tumayo na siya at inayos ang suot na simpleng blouse at pantalon. Nanatili lamang ako sa kinakatayuan ko habang pinapanood si inay. O paano, alis na ako ha? Ikaw nang bahala dito at tumingin-tingin sa mga kapatid mo. Bili niya at nilampasan ako. Huwag mo na akong hintayin dahil bukas na ako uuwi. Isarado mo na lang itong pinto. Uling bilin niya at tuluyang lumabas na ng pintuan. Sa paglipas ng mga araw, linggo at umabot ng 5 buwan, naging malimit na ang pagpapakita ni Ate Elise at ang madalas na paglabas-labas ni inay sa gabi. Hanggang isang araw ay tuluyan nang hindi nagpakita o nagparamdam man lang si ate sa amin. Kinalimutan na kami. Balibalita na nakipagtana na sa nobyong nakilala nito sa pinagtatrabahuhan at si Itay ay tuluyan na yata niya kaming kinalimutan. Hindi na kami nakakatanggap ng sustento mula sa kanya sa Maynila.
Papa Dudut, araw-araw na masarap ang mga kinakain namin sa tuwing darating si inay galing sa trabaho niya. Labagman sa kalooban ko ang paraan niya para buhayin kami ay wala akong magagawa. Sino ba naman ako para sumbatan ang inay? Isa lamang akong anak na umaasa rin sa kanya, katulad ng dalawa ko pang maliliit na mga kapatid. Pero hindi ko akalain na isang araw ay magagawa yun ni inay. Isang umaga, nagising ako sa iyak ng kapatid kong si Marlon, ang 9 na taong gulang kong kapatid. Nagmumula ang iyak niya sa labas ng bahay na animoy nagmamakaawang wag siyang kunin. Napabangon ako at napakaripas ng takbo palabas. At doon nga ay nakita ko ang isang tricycle na nakahinto sa tabi. May isang ginang at ginoo ang nasa tabi noon at pilit na isinasakay ang kapatid ko sa loob noon at patuloy sa panlalaban at pag-iyak ang kapatid ko. Naroon din si inay na pinapagalitan ng kapatid ko na ayaw sumama, Papa Dudut. Inay, saan pupunta si Marlon? Tanong kong nalilito. Dinig na dinig ko ang pagtawag sa akin ng kapatid ko. Kaya dali-dali ko siyang hinihila habang isinisigaw ang bakit niyo siya kinukuha. Saan ninyo dadalhin ang kapatid ko? Umiiyak na tanong ko. Tulungan mo ako, ayaw kong sumama. Sigaw na pagmamakaawa sa akin ni Marlon. Pilit ko siyang hinihila pero patuloy naman si inay sa pagpigil sa akin at patuloy din ang dalawang matanda sa paghila sa kapatid ko upang ipasok sa loob ng tricycle. At tuluyan na akong napahagulhol ng iyak nang umandar na palayo ang tricycle, dahilan para mabitawan ko na ang mga kamay niya. Napasalampak ako sa sahig habang tinatawag ang pangalan ng kapatid ko. Pwede ba, Aris? Itigil mo ng pag-iyak dyan? Paninita sa akin ni inay. Tiningnan ko siya ng masama. Bakit, inay? Bakit? Muli akong napaiyak. Paano mo na, Atim, na ipamigay si Marlon, ang sarili ninyong anak? Galit na sigaw ko. Napatayo ako at hinarap siya. Ang sama ninyo! At pagkatapos noon ay isang malutong na sampalang natanggap ko mula sa kanya. Sa sobrang lakas ay napahawak ako sa pisngi ko. Wala kang karapatan na sabihing masama ako dahil anak lang kita. Lahat ginagawa ko para buhayin kayo dahil ang tatay ninyo at ang ate ninyo ay makasarili. Silang masama at hindi ako. At doon ko nakita ang pagpatak ng luha ni inay. Kaya ako pinampon si Marlon dahil para rin yon sa kabubuti ng buhay niya. Hindi ko na kayang pag-aralin kayo at alam ko sa mag-asawang yon, kaya nilang bigyan ng magandang buhay at kinabukasan ang kapatid mo. Tuluyan ang umiyak si inay at halos madurog ang puso ko sa nakikita ko. Sa sobrang pagkalito ko at sakit na nararamdaman ng damdamin ko ay napatakbo ako palayo sa bahay habang ang mga mata ko ay patuloy lamang sa pagpatak ng mga luha. Naging malamig ang pakikitungo ko kay inay matapos na nangyaring yon. Sa tuwing may itatanong lamang siya ay saka ko lamang siya sasagutin sa paraan na hindi kagaya pa ng dati. Hindi niyo po ako masisisi. Masakit sa parte ko ang mawalan at mawalay sa isa sa mga kapatid ko. Sobrang sakit. Isipin ko pa lamang na hindi na kami magkikita kailanman ay parang nadudurog na ng labis ang puso ko. Dumaan muli ang 4 na buwan na kami na lamang 3 ni inay at ng kapatid kong 5 taong gulang ang namumuhay at nakatira sa bahay. Itinuong ko ang buong pansin ko sa pag-aaral at sa pag-aasikaso sa bunso kong kapatid na si Nilo. Madalas kasing wala si inay sa bahay at kung umuwi man ito ay maaga na. Naalala ko pa noong galing ako sa paaralan ni Nilo para sunduin ito ay pauwi na kami. Natigilan ako sa pagpasok sa pinto nang maulinigan ko ang matigas na boses ni Itay sa loob ng bahay. Si Itay, dumating na si Itay. Pahakbang na ako papasok nang bigla kong marinig ang tinig ni inay na animoy nagmamakaawa. Napalunok laway ako, bigla kong binundol ng kaba. Napatingin ako kay Nilo na hawak-hawak ko ang isang kamay. Kagad ko itong binuhat at itinago sa isang sulok. Nilo, dito ka lang ha. Huwag ka nga alis hanggat hindi ako dumarating, okay? Sabi ko pa sa kanya. At
Tinanguan naman niya ako. Sumenyas din ako na huwag siyang mag-iingay bago ako naglakad ng maingat pabalik sa bahay. Dinig na dinig ko ang sumbatan at sigawan nila at ilang mga tunog na nagkakalampagan at nababasag na kung ano-anong mga bagay sa loob. Sa sobrang takot ko ay nanginginig ang mga kamay kong binuksan ng dahan-dahan ng pinto. Kitang-kita ko ng sampalin ni Itay si Inay na walang ibang saplot sa hubad niyang katawan kundi ang kumot. Akmang susuguri ni Inay si Itay ng kutsilyong hawak niya. Nang maagaw yun ni Itay sa kanya at pagkatapos ay inihagis nito yon malayo sa kanilang dalawa. Galit na galit at muling sinampal ni Itay si Inay. Tama na! Sigaw ko kasabay ng pagka-off balance ni Inay sa lakas ng impact ng sampal na natamo. At mas lalo kong binalot ng takot nang eksaktong tumama ang ulo ni Inay sa nakausling malaking pako sa dingding. Kitang-kita ko ang pag-agos ng dugo mula sa ulo niya. Inay! Divina? Halos sabay na sabi namin ni Itay at napatakbo ako palapit kay Inay na tutunerong inangat ko ang ulo niya. Divina, Diyos ko, hindi ko sinasadya. Dinig kong sabi ni Itay at dinaluhan rin si Inay. Kitang-kita ko ang pagkalito at takot sa mukha ni Itay. Itay, dalhin natin si Inay sa ospital. Itay, dalhin natin si Inay. At napagulhol na ako ng iyak at mahigpit na niyakap si Inay. Halos maparalisa ang katawan ko nang maramdaman ko ang pagtayo ni Itay at mabilis na kumaripas ng takbo palabas. Itay, saan ka pupunta, Itay? Buong lakas na pagtawag ko pero mabilis na siyang naglaho sa paningin ko. Namatay si Inay sa nangyaring yun at hindi ko akalain na magagawa yun ni Itay. Sobrang namumuhi ako sa kanya. Sa tulong naman ng ilang mga kaibigan ni Inay ay naipalibing namin siya. At si Itay ay pinaghahanap na. Nalaman kong nadatnan ni Itay na may kasiping si Inay na ibang lalaki noong araw na yon. Ayon sa ilang mga kapitbahay na nakarinig at nakasaksi. Matapos ang libing ay may dumating uling pagsubok sa buhay ko na hindi ko inaasahang kakaharapin ko. Namamanhid na ang buong katawan ko sa lamig na dulot ng ulan. Katunayan ay hindi ko na alam kung saan kami pupunta ng kapatid kong sinilo simula nang mapalayas kami sa kadahilan ng wala na akong may pambabayad pa sa bahay na dati naming tinitirhan noon. Inalis ko sa pagkakabalot ng kapote si Nilo pagkatapos naming makasilong sa isang gate ng napakalaking bahay. Nilo, patawarin mo ako ha. Patawarin mo si Ate Aris kung iiwan kita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Promise, babalikan kita kapag okay na ang buhay ko. Basta huwag kang aalis dito ha. Opo, Ate Aris. Aniya kasabay ng pagtango. Muli akong napaiyak at niyakap kong muli siya ng mahigpit bilang pamamaalam at pagkatapos ay tumayo na ako. Pinindot ko ang doorbell na nakita ko bago ako nagsimulang humakbang palayo sa kapatid ko na walang kamuang-muang na kumakaway pa sa akin. Naputol ang pagbabalik na raw ko sa nakaraan na huminto ang sinasakyang kong bus. Isunukbit ko na lamang sa balikat ko ang bag pagkatapos ay bumaba na ako. Pagkarating ko sa tapat ng isang bahay na napakaraming tao ay hindi muna ako bumaba ng tricycle. Hindi ko alam kung tutuloy ba ako sa pagpasok o aalis na lang. Huminga ako ng malalim bago ako nagpasyang bumaba na. Lahat ng mga tao ay nakatingin sa akin at patay mali siyang hindi ko na lamang yon pinansin. Nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad hanggang sa tuluyang kong makita ang kabaong niya. Ang kabaong ni Itay. Habang naglalakad, papasok sa isang bahay ay hindi ko na namalayan na pumapatak na pala ang luha ko. Bigla ko naramdaman ang lungkot at pangungulila sa puso ko. Itay, hirap na ang kalooban ko na sambitin ang salitang yon nang tuluyang kong marating ang kabaong at makita si Itay na nakahiga sa loob noon. Aris, ikaw ba si Aris? Napalingon ako sa nagsalitang isang matandang babae na lumapit sa akin. Ako nga po yun. Paano niyo po? Ngumiti ito ng magaan.
Ako ang tiya ng ama mo, Lola Mercedes mo. Ang sabi nito at hinawakan ang kamay ko at tuluyang umiyak. Ako ang naghanap at nagpadala ng sulat sa iyo. Huling habilin sa akin ang iyong itay na hanapin ka. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Umiiyak niyang saad at mas lalo akong napaiyak. Nang sabihin niyang namatay ang itay na pinapangarap akong makita kahit sa huling hininga nito. Niyakap ako ni Lola Mercedes ng mahigpit at bago siya sumuko sa sakit niya, isa-isa niyang hinanap kayo ng mga kapatid mo. Kumalas ako sa pagkakayakap ni Lola. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Pinunasan ko ang pisngi kong basang-basa ng luha. Tumingin siya sa likuran ko at nang mapatingin ako doon ay walang mapagsidla ng luha ko sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko ng mga oras na ito. Kagad ko silang niyakap ng mahigpit at ganun din sila sa akin. Ate Aris, na-miss kita. Umiiyak na sabi pa ni Marlon sa akin. Mas sobrang miss na miss ko na kayo. Walang humpay ang pagagos ng luha ko sa sobrang kagalakan na makita ko silang muli. Nagyakapan din kami ni Ate Elise at ang huli si Nilo na malaki na. Natatandaan mo ba si ate? Tanong ko sa kanya sa pagitan ng mga hikbi ko. Opo ate. Ano yung nahihiya at tuluyan na rin umiyak. Hinalikan ko siya sa pisngi niya at niyakap ng mahigpit. Ito nang pinakamasayang regalo mo sa akin itay. Ang mabuo kami magkakapatid at magkasama-sama ngayong Pasko. Naging magaan ang dinadala ng loob ko nang tuluyan nang mapatawad si itay. Umingi na rin ako ng kapatawaran sa pagkimkim ko ng sama ng loob sa kanya. Matapos ang libing ay kinuha ko na ang kapatid ko at inuwi na sa bahay kung saan ako nakatira. Si Ate Elise ay tumangging sumama sa akin dahil may sarili na siyang pamilya pero nangako naman siyang bibisita lagi sa bahay at dadalo sa nalalapit na Paskong darating. Ate, tama ba itong ginagawa ko? Tanong sa akin ni Marlon na abala sa pagde-decorate ng Christmas tree. Oo naman, ang ganda nga ng pagkakaayos mo. Papuri ko sa kanya. Halika at bumaba ka na dyan. Nakahanda na ang hapagkainan. Kakain na tayo. Sige ate, susunod na. Masigla siyang tumalon. Pababa mula sa pinagtayuan niya, saka sumunod sa akin papunta sa kusina. Nasaan nga pala si Nilo? Baka nasa taas pa ate. Tinatapos pa yata ang assignments niya. Tawagin mo muna at sabihin mo nakakain na. Sige ate. Aniya at dali-daling umakyat papunta sa kwarto ni Nilo. Ipinagpatuloy ko ang paghahain sa mesa ng mga pagkain niluto ko para sa kanila. Habang abala ko sa pag-aayos, narinig kong palapit na sila sa gawi ko. Tara na, kumain na tayo. Natigilan ako nang makita ko ang napakagandang ngiti nila habang nakahawak ng cake si Nilo at si Marlo naman ay may hawak na lobo at kartulina na may nakasulat na Happy Birthday Ate. We love you. Pagkabasa ko noon ay sinundan nila yon ng isang birthday song habang pinapanood ko sila. Nasabi ko na lamang ng taimtim na Lord, napakaswerte ko. Binigyan ninyo ako ng pamilya na kahit na hindi perpekto ay mahal na mahal ako at mahal na mahal ko rin. Marami pong salamat sa mga blessings. Ate, happy birthday. Sabay nilang bate sa akin. Inihipan ko ang kandilang nasa ibabaw ng cake. Salamat! Si Ate Aris iyakin, biro pa sa akin ni Marlon at pinahid ng luha sa pisngi ko. Niyakap ko silang pareho. Mahal ka namin Ate Aris. Mas mahal ko kayo. Basta kasama ko kayo ay okay na ako. Ahem, hindi ba ako kasali dyan? Biglang basag sa katahimikan ng isang boses sa kung saan. Paglingon ko sa bungad ng kusina ay nakita ko si Ate Elise. Ate, ngumiti siya. Ako nga si Happy Birthday. Masiglang bati niya at niyakap ako. Ito nga palang regalo ko mula sa amin ang pamangkin mo at sabayaw mo. Abot niya sa regalong hawak niya matapos ang yakapan naming dalawa. Nasa na nga palang anak mo ate at si Kuya Jerry. Susunod sila bukas. Ngayong karawan mo ito na siguro ang time para magbanding tayong apat. Aniya at ngumiti.
napangiti rin ako sa tinuran niya. Natapos ang karawan ko kahapon na sobrang saya. Natanggap ko ang isang regalong walang kapantay na iniregalo sa akin. Yun ay ang magkasama-sama kaming magkakapatid sa aking kaarawan. Ngayong ilang oras na lamang ay Pasko na, makikilala ko na rin sa wakas ang dumagdag sa aming pamilya, ang bayaw naming si Jerry at ang pamangking namin na si Gail. Sabi nga nila ang pagpapatawad at pagiging positibo sa lahat ng bagay ang dapat na pinaiiral ngayong Pasko. Kahit na hindi Pasko o ano bang araw, matuto tayong magpatawad at humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. At wala akong mapagsidla ng kaligayahan dahil kasama ko na sila noong isang taon na Pasko at ngayong pang darating na mga kapaskuhan. Wala na akong mahihiling pa. Lubos na gumagalang, Ate Aris. Mahirap patawarin ang mga taong nanakit sa atin. Pero kung gagawin natin yon ang dahil sa pagmamahal ay hindi tayo masyadong mahihirapan. Kaya salamat Aris sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Nakakasigurado ako na may aral na naiwan ito sa mga kaistoryang nakikinig ngayong oras na ito. Naaral na ang kapatawaran ay dapat na nirerespeto sa oras na ibigay sa atin ito. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. At ang Gian Gianna Vlogs para po sa aming personal vlogs ng aming pamilya. Sana po ay mag-subscribe kayo. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.